Pero mga boss, mga paps, welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, so 116,000 Ceseros. Kung gusto pang medyo magdag, dagdag na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit the notification icon. Ito lang naman yung channel na nag-start ng pagka-canvas ng motorcycle units at accessories. Correct! And for today's vlog nga po mga Ceseros, pag-uusapan natin ang mga requests po ninyo na napag-usapan natin ang specs ng bagong motor na Kawasaki. Ito ang Pulsar N250 in 5, 4, 3, 2, 1. Nandito na tayo sa Kawasaki Cycle Mart 10th Avenue, Caloocan, dahil pag-uusapan natin ang bagong-bagong motorsiklo na bagong dating din dito sa Pilipinas. Yeah, may magpapasakit na naman sa mga ulo ng ating 116,000 Joseros. So alamin natin, shout out Sir Maki Boy, na feature mo. Andito kami ngayon sa 10th Avenue kahit bumubuhos ang malakas na ulan. Correct! Nako, eto lang naman mga Joseros, ang Bajaj N250 Pulsar. Tara, makachismis na tayo dito. So ito na nga mga Ceseros, no? Syempre, ano ba dapat natin unahin? Dito muna sa harapan yung kanyang figura. O tingnan mo naman, napakagwapo, napaka-aggressive. So glossy over black and glossy over gray with red and white. And then all lights are LED. Ito yung daytime running light niya. Medyo parang smoke yung effect. Ayan, mga Ceseros. Ganda. Tapos, projector headlamp na napakalaki ng diameter. Panigurado, malakas ang ilaw nito kapag gamit ninyo pang malakasan. Diba? So, syempre, kung Bajaj yung brand, alam natin na di kalidad yung tibay niya at assembled siya from India. So, tuloy-tuloy tayo mga Ceseros. Ang kanyang suspension, syempre, naka-telescopic fork yan. Yan, 37mm front telescopic. All the way down mga Ceseros, glossy over matte. Ang ganda ng combination mga Ceseros. Ayan, napaka-impressive mga Ceseros. So makikita nyo, napakahaba ng kanyang fender sa mga Ceseros. Malakas ang ulan sa labas. So again, matte black over glossy. At makita natin yung mga materials niya. So green mecha, may sticker po na ABS. At napakalaki po ng kanyang reflector. So alam na alam natin to, pang safety talaga. At napakalaki talaga ng diameter. Hindi lang yun. Napakalaki ng gulong mismo. Ano kaya yung size ng gulong niya? Kasi ang size ng gulong nito nasa 100 by 80-17. Wow! Tapos yung sinasabi mo kasing diameter, yun yung size ng pinaka-front brake niya. Ito dahil yun, diba? Yung disc. Yung diameter, oo. Oh. Yes, nasa 300 millimeter. Wow! Napaka-ganda. Unahan pa lang yan mga Ceseros. So, angat tayo ng konti. Tingnan natin yung gauge. So ngayon nga mga Ceseros, kung mapapansin ninyo, may mga cover pa ito. Kasi bagong-bago lang po ito at nag-iisang unit lang po yan dito sa Kawasaki Cycle Mart Caloocan. Hindi siya assembled sa Pilipinas ha. So dinala siya dito na assembled na. Ito ay combination po ng analog at ng digital. Bakit? Kasi po yung speedometer natin naka-analog pa. Pero ang maganda dyan, naka-digital na lahat ng mga kailangan natin makita. Yung tachometer, trip meter, odometer, fuel gauge, and then yung may clock din siya. Diba? So ayos yan. So imagine nyo sa napakaliit na yan, very jam-packed sa mga features. So semi-digital, napakaganda ng rehistro mga Ceseros. Fit for sporty riders talaga mga Ceseros. So ito yung kabuuan ng kanyang front. Ayan. Okay, hindi lang yan kasi may mga additional features din. Kasi ano yun? Ito, meron siya syempre gear indicator. And then syempre, yun lang din, maitagdag din natin yung range indicator din yan. Wow! So napakaganda. At natutuwa lang ako, paki-check nga kung how smooth kapag pag piniga mo. Parang sarap na i-drive kasi magaang, hindi maligpit. At hindi siya ganun kahabaan, mga Ceseros. Parang it's within your reach. Control, no? Makokontrol ba siya? Correct. Hindi parang bigla ka nangaharurot. Ayan. So ito yung itsura ng kanyang tangke, mga Ceseros. So again, it's glossy. Parang alanganin black or gray eh, di ba? Yes. Ayan. Pero makikita nyo, it's gray color pero may mga black accent tayo ng black. Steel.
course. Which make it more manly and masculine. At nakita ko nga lang dito, mga Josero. Oh. Ayan. Ayan. Pulsar. Pulsar mo. Yun, no? At metal siya, mga Josero. Hindi lang siya sticker, ha? Correct. Naka-imbose siya, mga Josero. Ganun din naman ang nilingan na tayo sa tanki ino. Ang fuel capacity po nito ay nasa 14 liters. At kung fuel consumption naman ang pag-uusapan natin, nasa 35 kilometers per liter. Pero nakakatawa, no? Hindi siya ganun ka-lucky yung tanki niya. Yun ang maganda doon. So manageable. So makikita niyo, mga Josero. By the way, mga Josero, magkabila nung body, may Pulsar po tayo na na logo dyan. And makikita niyo dito, it's a mixture of red and white. And then may mga accent po tayo na hindi niyo mapapansin na black over gray. Tapos meron ditong N250. At syempre, the usual stickers of Kawasaki andito over a silver body sa ibaba. Correct. And one thing, no, ano, napansin ko lang din dito sa Pulsar, no, kumbaga parang unlucky ng space for the figure. Yun. Diba? And of course, ito sa ride, yung parang nakakomportable ka na dito sa seat na to. Split seat siya eh, pag tinignan mo. So, hindi siya yung diretso. So, meron tayo yung capacity dito for the rider. At medyo malaki yung capacity niya. Tapos, comfortable ka dahil abot dito yung foam niya. Iba yung leather na ginamit, no? So, hindi siya yung madaling mabakbak. So, comfort talaga. Yes. So, comfort yung dinideliver. And at the same time, comfortable din yung kanyang pillow. Oo, same quality ba ng leather? Yes, pareha sila. Napaka premium nito. Premium, maganda to. At napakakit ng grab bar, mga Josero. And hindi siya masyadong mahaba. So I think it's more designed para makontrol yung hangin at ma-monitor yung speed niya. Ayan, so since nasa grab bar tayo, tignan natin ngayon ang kanyang rear. So ito yung itsura ng ilaw niya, mga Josero. So, hopefully, magkaroon tayo ng activated. Pero, ito yung may kita natin dito sa 10th Avenue. Correct. Kasi bagong-bago pa, mga Josero. So, hindi pa natin, wala pang baterya to. So, napakahaba ng kanyang taillight na umaabot ang ganda. Kung tingnan mo, yung ilalim. So, unique design, mga Josero. So, it's not your typical na isang salpak lang. So, dito, may design dito. So imagine if pag umilaw siya, so iba yung rehistro niya kapag nasa likuran mo. Ayan, and normally for this type of motorcycle, mga Josero, madedefine mo siya kapag nasa likuran ka niya. Makikita mo yung kaangasan niya. Tapos eto, mga Josero, yung kanyang fender. Metal ha? Metal, mga Josero, solid. At hindi siya ganun kahabaan. At eto yung kanyang signal lights, hindi rin doon mahaba. At hindi siya madaling ma-move. Yun lang. Oo? So, very safe siya, mga Josero. Then, ito po yung para sa plates. And then, meron din tayo dito. Tire hugger. Wow. Ayan. So, ito siya. Now, interesado akong malaman ano yung size ng gulong niya sa likod. Ang size ng gulong nito sa likuran na so 130 70x17. So, I remember 17 yung harap, no? So, 17 din dito sa likod. Yes, 17. At napaka-masculine nung tire hugger dito, mga Josero. Ito yung, by the way, mga Josero, yung kanyang exhaust. So, minimalist, pero napakaganda, very sporty and dual siya yan. Correct. Ayan. Okay, so ngayon balik tayo dito, dito sa ating gulong sa likuran. Ito ang kanyang brake po sa likod ay naka-disc. Aha. Uh-huh. And then ang kanyang brake diameter, ito yung pinag-uusapan natin, no? 230 millimeter. Wow, invested. Correct. And syempre, no, dito rin ako natuwa dahil talagang very sturdy to, dahil alloy to, itong mag-stop. Alloy front and rear. Yes. Napakaganda. And tubeless, syempre. So, malamang pang city driving, pang off-road, hindi ka nito ibibitin, mga Josero. Siyempre, ang suspension drive niyan, monoshock with nitro brakes. Nitro? Yes. Wow! Pangmalakasan nitro, ha? Correct. Yeah. Ayan po yung connectors niya. So, napakaganda ng mixture. Ito is your silver and then over your black, making it more complementing to another. Ito po yung para sa pillow. Footrest. Now, very excited naman to know
ang kanyang makina. Ito na yung exciting part, mga Chasero. So ano na yung makina? Ito, single cylinder, 4 strokes, single overhead gun, 2 bulbs, oil cool, and FI. Wow! Siyempre, idiretso na natin yan. Ang kanyang displacement po nasa 249.07cc. Ang maximum torque niya nasa 21.5 Nm at 6,500 RPM. And siyempre, mawawala pa maximum power niya na nasa 24.2 horsepower at 8,750 RPM. Ano naman yung compression niya, Mario? Compression ratio niya, mga Jusero, 10.3:1. Ang bore stroke niya is 72x61.2. Ah, totoo ba to? Totoo yan. Okay. Meron siyang slipper clutch, mga Chasero. Yes. Tapos ABS. ABS, mga Chasero. Confirm na confirm. May sticker eh. Okay. And then, meron siyang starting self-start. And then, may gearbox 5-speed constant mesh. So, tuloy-tuloy na natin. So, dimensions na tayo. Dahil bagong-bago pa, nakakaya namang sakyan-sakyan muna kasi galing sa ulan. So tatayo na lang muna dyan si Chasero, mga Chasero, sa Pulsar N250 at alamin natin. So sa height na 5'5 flat, na 5'5, ang seat height niya 795mm. Ang ground clearance niya is 165mm. Wheelbase 1,351mm na may curb weight na 162kg. So, very ano siya, no? Ang laki ng opportunity niya for a single rider and at the same time, may extra weightage for the angkas. Pero, kukupuan ko siya, kakaalam tayo. Pwede ko na ito. Ayan. Sa height na 5 flat, 5'5. Nakapagmaneho ka na ba ng ganyan? Oo naman, nagmamaneho ko dito. Gusto mo bang magmaneho ulit ng ganyan? Pwede, bakit hindi, di ba? O kapasakin mo na. Kapag siya sa 5'5, nakatutulog ako pero kapag pabalik niya. Yan, so mga Chaseros natin dyan, so isa na naman pong magpapagulo ng isip ninyo kung nag-isip kayong bumili ng unit. Kasi alam ko may mga kamuka si Pulsar N250 sa other leading brands. And right now, sa social media, nagsisimula na yung comparison talk. Comparison? Pero kung nakakalagay yung nilagay ako na comparison talk. Yeah. So, we're giving you the actual feature. It's up to you, mga Chasero, to compare and check the benefits. Pero, for my own opinion, if it's Bajaj and Kawasaki, parang ano eh, parang leveled up na siya eh. Correct. Si Bajaj leveled up. Alas lahat na mga kalalakihan talaga ito yung nahanap yung Bajaj talaga. Alam mo yung hawak mo? Ito nga, yung nasa ito po ang presyo niya, nasa 161,500 pesos. Well, I would say it's a competitive price. So that will make everyone's mind boggle talaga in terms of ano yung bibili nilang unit. Pero for the initial specification, may ilalaban at malakas ang ilalaban. May ilalaban talaga siya. Mga Chasero, nung Kawasaki po, alam naman po natin yan at Bajaj siya. Ayan. So mga Chasero, na-enjoy niyo po ba yung kinontent namin? So if you would like to see it up close and in person, andito lamang po siya sa Cycle Mark Kawasaki sa 10th Avenue. At pwede nyo rin mabisita yung isa pang branch. Nandun din po si Mackie Boy. Yes, opo. Doon po sa Cycle Mark Balintuela. Ayan. Ayun. So, ano yun na mga Chasero? Ano po talaga kayo dito? Pero isa lang ito. Correct. At habang umuulan po sa labas, tumataas na yung baha. Para po sa mga nag-request na gawin po ito, eto na po yun. Ayan, so visit mga Chasero. And that's not all. Aside from Pulsar N250, syempre the usual Kawasaki units that everyone dream to have, the 400cc's and above. Andito po yung Ninja and the rest. So ayan po. Huwag pong mahiyang pumasok. Pwede pong tumingin. Pwede rin pong bumili. Okay, dito na po mga Chasero Vlogs.
So mag-comment naman po kayo kung nagustuhan niyo po itong Pulsar N250. Pulsahan natin. Ayan, so advance Merry Christmas mga Chosero. Countdown na. Pwede ko muna. Okay, tara. Thank you.